What's up mga kabutingting? Welcome back. So, another repair na naman po tayo. Meron tayong gagawin. Ang problema nito is parang ano, paggawa na ako nito eh. Meron na ako na-upload sa YouTube ko nito eh. USB overcurrent protection ba? Parang ganun. So, try natin buksan. Kakabit ko lang muna itong ano. Masaksak ko lang muna ito. Para makita nyo po. Wait lang. Wala kasi tayong steadying camera eh. So, try natin buhayin ha. Kabuting-ting. Power on. May power naman siya eh. May display din. Pero yan, tingnan nyo. So mukhang hindi siya lumabas. Pero kanina kasi na binuhay ko ito, lumabas yun eh. Try natin ulit. Try natin ulit. Patayin ko muna. So buhay natin ulit. Ano, pagkayan, bilis kumain oh. Power on. Palabasin muna natin yung mismong issue. At nawala ng display ngayon. Ngayon naman wala siyang display. So patayin natin ulit. Tignan natin power button. Kanina lumabas yun eh. Ngayon walang display. Ano ba talaga? Anyway, sige, buksan na natin mga kabuting-ting. Pero kasi yun talaga yung nakita ko kanina, yung parang nag-over protection yung ano niya. Kabit lang natin itong ating camera. Yung sa USB mismo. Yung meron siyang ano, overcurrent protection na in 15 seconds mamamatay yung computer. So meron siyang ganun. Patayin muna natin. At ito ibubuksan na natin. Set up ko lang yung camera natin mga kabuting-ting ha. Saliga muna natin siya para makita natin yung loob. Ayan. Overcurrent yung kanyang video, ano, USB. Power button, power on.
wala siyang display. Walang display. So mag-logs muna tayo. Kanina kasi binuksan ko na ito mga kabuting-ting eh. Nakita ko na kagad yung issue, lumabas na eh. Pero ngayon, binuhay natin with camera. Hindi siya lumalabas. I don't know bakit ganun. So, kailangan natin ma-check. Okay, so natin to. Tigas ah. Pa-display muna natin para makita natin yung ano main issue niya. Ilaw. Wow, ayaw naman siya mag-display. Ayaw niyong dumisplay. Tayong namlock. Sumaset natin yung CMOS battery niya.
Kanina dumisplay mga kabuting-ting eh. Pero ngayon ayaw na mag-display. So, ano kaya problema nito? Tapos kanina nung unang buhay ko nito, yun nga, nakita ko na kagad yung main problem. Then ngayon nung binuhay natin with camera, nabuhay. Tapos nung ano, ayaw nyo naman mag-display ngayon. Display. Ayaw niya mag-display. Gamit tayo ibang memory. So walang display. Kahit gamit na natin itong RAM ko, buo naman ito eh. Try tayo ibang RAM. So wala pa rin siyang display, kabuting-ting. Kanina nabuhay na siya eh, pero nung pinatay natin ayaw siya mabuhay, ayaw mag-display. Eh goods naman tong memory natin. Pag ayaw pa rin, tanggalin natin to sa ano.
sa case. Ayun, ayun, ayun na, lupas na, oh. Kabuting-ting, oh. So, yung lumabas na yan, hindi yan yung ano natin, main problem. Punta mo tayo sa ano. Ayun, no, overcurrent to. Zoom natin. Ayan, overcurrent have been detected on your device. Yun, magsha-shutdown siya after 15 seconds. So, meaning, yun yung main problem niya. But sa ngayon, ang gagawin natin, i-istanggalin na natin siya sa board. Tanggalin muna natin siya sa board. Tanggalin natin siya sa case. Charger kailangan mo, ha? Maglipat mo yung charger ko dyan sa'yo. Sa chinacharge ko, oh. Kailangan nating alamin kung saan tayo nagkakaroon ng overcurrent. Sa USB.
Bomb din ako meron. Parang mapagahay ka. Ay! Ay, ito ba? So, tatanggalin natin itong ano. Magtatanggal tayo ng protection IC niya. Titingnan natin kung may lalabas pa rin. Try natin ngayon. Let's try. Subukan natin.
Nagawa pala yung ano ko. Hindi nakakabit yung... Hindi nakakabit yung ating display. Monitor. Okay, ulit. Power on. So, yun. Ito yung lumalabas sa kanya, mga buding-ding. Press escape in a seconds. Ayusin muna natin yung camera natin, ha? Titingnan natin kung lalabas pa yung issue niya. Zoom natin. Ayan. Press escape in seconds to skip setup that blah 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 any other key to continue. So try natin i-restart. Kasi tinanggal natin yung isang ano eh. Escape. Escape, ayaw. O, control alt delete na lang natin. Tingnan natin kung ganun pa rin. So dito na tayo dumidiretso. Tingnan natin ulit. Yun. So parang tingin ko nadali natin yung isang ano na yun. Balikabit natin yung kakabit ko lang yung memory card niya. Try natin kabit memory card niya. Try natin mag-display. So kinakabit ko po yung memory card. Wait lang po. Power on. Natin kung mabubuhay. May problema rin yata memory card niya eh. Oh, nabubuhay siya pero stock up. So wala tayong display.
ano, wala tayong display mga kabutingting. Parang meron din display kung nakikita niyo sa bandang right side sa bottom corner sa pinakababa. Is ayun oh, may kamay. Yun sa side na 'yon, meron yang nakalagay na 99. Yan. So ibig sabihin may display pero nag-feverish siya. Hindi natin alam kung bakit. Kapag memory card niya nakakabit ha. So buhayin natin ulit. Kailangan natin matrace yung ano, ba't siya nag-freeze. Ayan o. So wala, ganyan lang siya. Merong 99 sa baba. Ayun, yun, yun, yun. May 99 yan, 99 yan eh. May display pero ganyan lang. Isa-isayin natin yung RAM niya. Power on. Parang may tortang talong ah. So no display itong isang RAM na to. Wala akong nakikitang ano dito sa pinaka right side niya, sa pinaka ilalim, wala akong nakikitang number. Tanggalin natin itong RAM na to. Kabit natin itong isa. So isang RAM ang kinabit ko. Try nating si power button. So no display. No display tayo sa RAM. Parehong RAM. Lipat ko ng slot. Ayan. Lipat ko ng slot yung RAM niya. Power on. Nabuhay. Hindi kaya may problema yung slot ng memory niya. F1 to run setup. So, settings tayo. Punta tayo sa boot. Hindi. Band-date na ngayon. 12. Save and exit. So, na-restart ko. Pin-rest ko yung, ayan. Tingnan natin kung mabubuhay ulit. Okay, nabuhay na tayo dyan sa... So, wala na akong nakikitang, ano. Wala na akong nakikitang issue doon. Yung kaninang, ano, yung USB overcurrent. Wala na tayong nakikitang problema. Patayin ko ah. Babalik ko ulit itong RAM na to, yung RAM stick na to, dun sa kanina. Titingnan natin kung gagana. Click natin yung power button. Thank you.
So ayaw. Weird to mga kabutingting. Tingnan nyo ito mga kabutingting, papakita ko sa inyo. Saan na ba yung plastic spudger natin? Ito. Itong RAM na to, meron siyang dalawang slot. Slot 1 tsaka slot 2. Itong RAM na to, pag nilagay ko dito, gumagana. Pag binalik ko dito, ayaw gumana. Now, gawin natin, magpalit tayo ng RAM. Tanggalin natin itong RAM na to, ha. Tanggalin natin yan. Kabit natin itong RAM ko. Ito. Pag ito hindi gumana, ibig sabihin yung RAM slot ang may problema. Diyan natin malalaman yan. Kasi good tong RAM na yan. Good yung RAM na yan. Click natin yung power button. Press the power button. Yan. Pag yan hindi nag-display. Let's see. Wow. Ayaw nga. Ayaw niyang mag-display. Lipat natin to, ha. Ito, lilipat ko dito sa pangalawa. Pag yan hindi pa rin nag-display, ibig sabihin, hindi ko alam. Okay. Try natin press yung power button. Check natin yung display. Okay, mayroong display. Pero yung overcurrent niya, wala na akong nakikitang problema. Ngayon, try natin itong ilipat doon. Ibalik sa dati. Ibalik sa number 1. Nag-display, di ba? So, try natin yan. Masitay mo nga yung mga yan. Pasensya na kayo sa mga alaga ko. Okay, try natin buhayin. Pag to nabuhay, hindi ko alam problema, kakapain pa natin. Yan ha, nasa number 1 slot siya. Tingnan natin. Wow! Ito, may problema yung kabilang slot niya. Tingnan natin, baka meron nakaipit sa loob. Linisin natin. Linisin ko muna yung loob niya. Baka may nakaipit eh. Ha? Ihipan muna natin.
baka makuha sa ihip. Try natin ulit siyang ibalik. Inubo ko dun ah. Tapos ulit natin yung power button. Doon yan sa number one slot ng RAM. So, nawawalan tayo ng display. Wala. Hindi, wow. So, troubleshoot muna natin mga buting ting. Medyo nawi-weirduhan ako. May problema tayo sa first slot ng memory. Pag makuli! Grabe! Kulit lang pala dalawa rito. Mamaya na lang sa daddy. So, kung sa pet mo, eh. Mamaya si Summer. Ayaw niyo pa rin mabuhay. Pag nilipat natin ito dito, gagana. Kapag dito gumagana siya oh, pero sa kabilang slot hindi. So, ibig sabihin na yung problema yung slot nito. Solve na natin yung problema natin sa ano eh, overcurrent sa USB. Oh, wala na akong nakikita ng problema sa ano eh. Bubuhay siya eh. Pag dito, nagbigay natin dito.
Nabuhay naman dito ngayon, no? Oh. So, ibig sabihin, pwedeng may problema yung slot. Kasi nag-display siya, eh. Ayun, kabuting-ting, oh. Tingnan ko, papakita ko sa inyo, ha. Nasa first, ano siya, nasa first RAM slot siya. Ito yung second. So, ibang RAM yung ginamit ko. Ayun, nag-display siya, oh. Okay. So, yung problema natin sa overcurrent, wala na tayong nakikitang problema doon. So, ang problema naman natin ngayon is ito. Kapag dito sa slot na to, naglolo ko siya. Pero pag dito, hindi. Try natin patayin, ha. Buhay natin ulit. So, buhay natin. Power button. Tingnan natin yung display kung meron tayong makikita. Ayun. Wala na tayong nakikitang problema sa overcurrent. So, dumisplay siya dito ngayon, ha. Tatanggalin natin to. Ililipat natin yung RAM niya. Yung mismong memory na niya ang ilalagay natin. So, let's try. Palitan natin ang memory. Ano yung memory ni ano ni client natin. So, lagyan muna natin itong camera rito. Ayan. Lagyan muna natin ito. Press. Power button. Check natin kung may display. So, wala akong nakukuwang display, oh. Wala po tayong nakukuwang display. Tanggalin natin to. Yung isang memory niya gamitin natin. Power on. No display. Wala pa rin. Kaya problema nito. Sabit natin itong RAM na kanina. Ito nag-display yan, eh. Power on. Ayun, nag-display, oh. Mga kabuting-ting, tulungan nyo nga ako. Ayun, nag-display, oh. Ano sa tingin niyo yung problema nito? Memory? Or memory slot? Kasi kung memory slot ang problema nito, dapat hindi mabubuhay itong computer niya. Comment down below, mga kabuting-ting. Kasi, yan, oh. Ito yung second slot, ito yung unang slot. So, pag ito, pag yung RAM niya nilagay natin dito, hindi siya nabubuhay. Pero itong RAM ko na to, yan, goods to, eh. Pag nilagay natin to sa pangalawang RAM slot niya, nabubuhay, eh. Pero pag nilagay natin to sa unang slot, hindi siya nabubuhay. Try natin ulit, ha. Nakailang beses akong gumawa ng ganun, eh. Try natin ulit. Tanggalin natin to. Lipat natin to.
camera pag isang kamay lang eh. Wala tayong cameraman eh. Kung meron man, di pwedeng utusan. Mabubugbog tayo. Yan nakakabuting-ting ha. Try natin yan ha. Hindi yan gumagana kanina dyan. Pag to, gumana. Ewan ko na lang. Oh. Ram slot yan ha. First round. Mabubuhay? Hindi. Wala pa rin tayong display, oh. Hindi siya nag-display. Pag tinanggal natin yung RAM na yan, nilipat natin dito sa pangalawa, alam ko gumagana siya. Pero ang tanong, ano yung problema? RAM slot? Or compatibility ng memory? Yung power button ha. Nababaliw na ako dito. Nasa pangalawang slot siya. Tingnan natin kung mabubuhay. Oh. Ano kayo ngayon? Hindi siya compatibility issue kasi gumagana tong RAM na to sa pangalawang slot niya. Pero ang tanong, bakit pag ibang memory ginagamit ko pumapasok? Yung isang memory. Nilalamok ako ha. So nasa pangalawang slot tayo, gumagana siya. Ibalik dito. Ay, nako. Hirap mag-troubleshoot, no? Power on. Kasi kung sira yung RAM slot niya, bakit yung isang memory ko nabubuhay doon? Wala, hindi pa rin siya nag-display dito eh. Nilipat natin to ah. Try natin gamitin to. Ibang RAM yan. Pero dun sa RAM slot natin, sa first RAM, ano, nabuhay oh. Oh. Yung first RAM slot niya, dun natin nilagay ito, gumagana. So, ang weird ng problema na to, kabuting-tin. Kasi, hindi ko masabing sira yung RAM slot. Gumagana kasi itong memory na to. Pero pag itong itong dalawang memory na ito, tsaka ito, parehong memory yan eh. Pareho silang buo. Pero ito, pag nilagay ko dito sa first RAM slot, hindi siya nabubuhay. Pero pag ito, nilagay ko dito sa pangalawang slot ng memory, nabubuhay siya. Pero itong RAM na to, once na nilagay ko sa first RAM, sa unang slot, buhay ka agad siya. Tanong, try nating ilipat dito sa pangalawa. Nailipat ko na ba yung sa pangalawa? Na-try na ba natin? So, yan ang sasagutin natin dito. Naloloko na ako dito sa problema itong computer na to.
Yan na, nilagay ko sa pangalawang slot. Tingnan natin kung hindi siya mabubuhay. Ayun, buhay pa rin. So itong memory na to, nabubuhay siya dun sa dalawang slot niya. Wala akong problema rito. Magkabilang slot, buhay. Pero itong memory na to, pag nilagay ko, dun sa number one slot, hindi gumagana. Pero pag sa pangalawang slot, gumagana. Ngayon, punta tayo sa memory niya. Kasi dito tayo magkakatalo sa memory niya. Ito yung dalawang memory ng ating kliyente. So, try natin itong ikabit. Dito tayo sa una, sa nabubuhay. Yan. Try natin yan dyan. Power on. Tingnan natin kung mabubuhay. Okay, buhay tayo dito. Sa unang slot. Ah, sa pangalawa pala. Ibig sabihin, goods tong memory na to. Lilipat natin yan. Dun sa unang slot. Alam nyo, madaling mag-ano, no? Mag-troubleshoot, no? Hirap kayo mag-analyze. Tapos, yung mga technician, binabarat nyo pa. Minsan, alam nyo ba, bago kami matulog, iniisip pa rin namin hanggang sa aming pagtulog yung ginagawa namin, ba't hindi nabubuhay. Click natin yung power on. Nasa unang slot tayo ng memory, ah. Oh, buhay, oh. Tingnan nyo. Pakita ko, ah. Memory niya yan. First slot. Buhay. May display. So, ang gagawin natin, huwag na natin tanggalin yan. Dagdagan natin ang isa. Tingnan natin kung mabubuhay. Natin to. Let's check kung mabubuhay. Power button, power on. Ayun. Nabuhay siya, kabuting-ting. Sa wakas. So, dalawang slot niya na nabubuhay. Ayan, oh. May display na, oh. So, tingnan natin. Ikabit natin yung ano niya. Try natin ikabit yung... try natin siyang ikabit sa case niya. Pero bago tayo pumunta sa case... Ulit-ulitin muna natin kung mabubuhay siya. Para hindi tayo baklas kabit. So, ayan. Natapat ko na lang yung camera dyan. Ayan. Power button. On. Hindi natin mabubuhay. Ayaw na mabuhay. Diba? Sabi ko na nga ba, may duda ako eh. Mamaya, kalalagay natin sa case, tapos hindi naman mabubuhay. Wala naman akong ginawa, oh.
Pinatay ko lang. Weird. Ano gagawin natin dito ako buting-tin? Gusto pa nga. Hindi kaya yung ang problema nito ay mismo yung ano. Mismong slot ng RAM, so kailangan lang natin hinangin, baka mamaya ano lang, power button, power on. Tinanggal ko lang yung RAM, yung isang RAM sa number 2, kinabit ko ulit. Wala tayong display, oh. Walang display. Tanggalin natin yung number 2. Tingnan natin kung mabubuhay. Isang RAM na lang nakakabit. Number 1 RAM. Ayaw niya na mabuhay. O kabuting ting, oh. Gara ng computer na to. So, nakakatakot ibigay sa ano, baka mag back job. Nabuhay yung kaninang RAM na nasa unang slot, nilipat ko sa pangalawa, nabuhay siya. Wala akong gagawin, ha, papatayin ko lang siya. Buhay natin ulit. Same RAM ang nakalagay sa number 2. Buhay. Lagyan natin ang isa pang RAM sa number 1. Gawin natin dalawa. RAM na yung nakakabit. Okay, nabuhay, di ba? Punta nga muna tayo sa ano, setup niyan. Ito nga tayo sa settings. Tama naman date natin, 12-12-7-3. Tama naman. Start. Hirap mag-isolate nito.
So, tingnan natin kung mabubuhay. Okay na. Patayin natin. So, kailangan natin ulit-ulitin ito, mga kapatid. Para malaman natin kung okay na. Kasi mahirap ito, may ano ito eh, may back job itong ganito eh. Okay, buhay na. Patayin natin ulit. Buhay natin. Okay na. Isa pa. Huwag na natin galawin yung memory para... Okay. Tumagal tayo sa repair natin na to. Ah. Hindi tayo tumagal dun sa problema eh. Nakakita kaagad natin eh. Tumagal tayo dito sa nag-no display. So okay na. Last. Last na to. Tapos kakabit na natin to sa ano, sa case. Okay, buhay na. Try natin kabit sa case ha, mga buting ding. Hindi natin magkalaw yung memory. Okay. Napaka-sensitive ng RAM slot niya. Itong USB cable. So, try natin itong ibalik sa case. So, kakapit na natin siya sa case. Buting ding. Dito tayo nagtagal sa ano ah.
Tagal tayo dun sa no display. Hindi dun sa ano. Hindi dun sa main issue niya. USB. So sundutin muna natin yung ano niya. Yung power button. Kasi hindi pa naman natin 'to i-fix eh. Para malaman lang natin kung gagana. Okay. Press natin yung power button. Hopefully mag-display. Ah, hirap mag-back. Magpabalik-balik eh. Ayun! Nag-display! Ayun na, abuting-ting sa wakas. After 1 hour and 17 minutes, nagbuhay na siya. So, paano ko ba i-explain sa inyo yung problema niya? Yan, tapat na lang natin dyan para nakikita niyo yung explain natin. Ano yung main problem nito? So, main problem natin yung overcurrent. Nagtanggal tayo ng tawag doon. IC. Protection IC. Then after natin tanggalin 'yon, wala na. Nawala na yung protect, yung ano niya, yung issue niya sa overcurrent sa USB. Then found out natin na nag-no display naman siya. So doon tayo nagtagal, nagpapalit-palit tayo ng ibang RAM. So ito yung RAM na ginamit natin, pakita ko sa inyo. Ito yung RAM na ginamit natin, tsaka to, pareho ko itong gamit, pan-testing ko silang dalawa. So, nagtataka ako bakit hindi gumagana itong isa na to sa RAM, sa first slot ng RAM niya, sa motherboard. Pero pag nilipat natin sa second slot, gumagana. Then, tinry natin to, isang saksakan lang natin to sa unang slot ng RAM niya. Gumagana. Nilipat natin sa pangalawa, gumagana. Walang problema. So, iniisip ko, kung ang problema ng computer niya is yung RAM slot, bakit ito gumagana? Pag nilipat natin sa RAM, sa number 2 slot, gumagana rin. Pag nilagay natin sa RAM number 1, gumagana rin. Pero ito, pag nilagay natin to sa RAM slot number 1, ayaw. Sa RAM slot number 2, gumagana. Pag binalik natin sa number 1, ayaw. Kasi kung sirato, dapat dito gagana sa number 1 slot. Diba? Kung sirato. Eh, gumagana siya sa number 2 eh. Diba? Kung sira naman yung yung slot number 1, bakit gumagana naman to? Gumagana siya nang walang problema. Kahit palipat-lipat ko siyang ilagay sa number 1, number 2, ganun. Ganun yung problema, wala tayong nakikita ng problema. Kasi kung inisip ko, kung sira ang slot number 1,
dapat hindi ito gagana. Wala eh. Okay ito eh. Kahit saan natin ilipat. Pero pag ito nilagay natin sa number 1, ayaw niyang gumana. Pag number 2, gumagana. So, ganun din naman dito sa ano niya, sa memory niya. Tinry natin, RAM palipat-lipat. So, nawiwirduhan po ako sa problema ng computer na to. Although, na-fix natin yung main issue. So, ito yung nakakatakot dito, baka may back job. Hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano yung problema eh, yung main problem. So ngayon, gumagana yung dalawang memory niya. Oh. Kanina iniisip ko, i-resolder lahat ng yung sa likod ng RAM slot niya. Baka weak solder na, kaya ganon. Pero ngayon, gumagana o. Oh. So ganito na lang mga kabuting-ting. Since tingin ko okay na to, kaya lang tagal mag-boot ng ano niya, yung Windows niya. Sa tingin ko okay na to. Pero fix muna natin tong issue na to. Mukhang paikot-ikot lang 'yo. Fix muna natin yung issue na 'yan. Bakit ganyan 'yan? Parang parang nag-hang siya oh. Pati yung keyboard hindi kumagana. Tantay muna natin yan. Nag-hang siya, nagka-countdown. Tantayin muna natin. Baka kasi nag-scan pa siya oh. So yun mga kabuting-ting. Siguro kailangan ko nilang obserbahan to. But the main problem of this computer is totally fixed, but there's another existing. Yun nga yung ano, no display. So kailangan ko lang muna obserbahan paano na ano yung main problem, yung problema natin. Yun mga kabuting-ting, salamat sa ano, sa mga nanonood po sa atin kahit hindi po ganun karami, pero alam ko naman may napupulot po kayo kahit nakaunti dito sa tutorial na ginagawa ko. Or hindi naman siya totally tutorial, more on troubleshooting siya, pero nakakakuha po kayo ng diskarte kung paano buhayin yung computer pag may problema. So may kumbaga mga basic troubleshooting, nakakakuha po kayo ng technique. Yun nga lang, pagka medyo advanced, baka yung hindi pa po nakakaintindi ng ano, ng board level, medyo nahihirapan intindihin. But ang main purpose po natin dito, main goal natin dito is to teach other people na hindi po ganun kateki pagdating sa pagtutroubleshoot ng kanilang computer. So at least kahit basic po, may nakukuha po kayo dito sa ating tutorial, at nakakatulong din po tayo. The same time, natutulungan nyo rin po ako sa ano natin, sa YouTube natin. Tapos again, kung meron po kayong mga computer na gusto nyo ipagawa, pwede po kayong mag-message sa ating ano, YouTube channel. So yun lang po mga kabuting-ting, and ingat po tayo palagi, at marami na malapit na pong magpasko. Ingatan po natin yung ating sarili. So, December 12 na po tayo ngayon. 13 days to go. Christmas na. So, yun. Maraming salamat. And have a nice day. Bye-bye po sa inyong lahat. God bless po.